Hi guys, good evening. Oh, isang mapagpalang araw sa ating lahat ulit. Meron tayong ipipicture ngayon dito na isang baril, ano? Actually, ito hindi naman talaga sa akin ito, ano? But sa boss ko, boss, mayari kong to boss, pero ipipicture lang natin kasi ito madalas namin ginagamit kapag meron kaming biyahe. So, although personally, hindi sa akin to, pero maganda ka din kasi siyang setup. Ito ay, tawag nito Rony, Micro Rony. No? Ito yung gawa ng CAA Industries. No? I think this is US patent. So, this is generation 4 Rony. So, ang laman nito mga kasama is, tara, i-clear muna natin, ano? So clear na, clear, walang bala. So actually ito siyang setup niya from a 9mm na ano 40mm to Glock 23C. So this is a generation 4 but ito made in Austria. So ito mga original talaga to na gamit. Boss ko kasi may aran nito eh, kaya sila yung mga ilan na may mga original talaga na Austria made pa ng mga Glock. So ito yung conversion kit niya, ipapakita ko na lang sa inyo isa-isa mamaya. Kompleto to, meron siyang laser, meron siyang flashlight. Tapos kung pa makikita na, ganyan yung setup niya. So very handy siya, pero meron din siyang sight. So from 9mm pistol magiging parang carbine na siya. So kung mapapansin nyo, yun, diba? Galing ng flashlight niya, tapos yung laser niya ganyan, no? Ganda ng ito yung sa ano ng laser. Actually clear naman to, ito ipapakita ko lang yun ng laser, hindi ko lang sure kung makikita ba sa camera ito, pero ito yun, yun. Yan, yan, diba? So ngayon gusto mo laser, meron din siyang flashlight na may laser din, pwede rin. So ayan din yung laser niya, oh. Halo siya na laser at saka. So yan po yung setup nito. Maganda, napakaganda mga kasama. Pasensya na kayo, natutok ka. Pero actually, camera naman eh. Pero parang nakakailang din kasi. Kasi kasama sa rules natin yan. Dapat huwag itutok. Eh, kung titingnan mo, camera siya. Parang ikaw na rin tinutukan. Pero anyway, safe naman. Clear yung area rito. So, ipopold natin to. And then, i-dismantle ko mga kasama. Ipapakita ko sa inyo yung malapitan. Ipipicture natin yung mga ano niya kasi meron siyang safety. Hindi ko lang sure kung nakikita niyo ba ito, but pwede niya kasi para ma-cover yung ano ng tapos. Ito yung magazine, meron siyang lagayan dito ng parang spare mag. So para pag nag-engage ka, naubusan ka ng magazine, release magazine, meron kang isang pang palit. Diba? So dito na siya lagayan. Maliban kung meron ka rito sa gilid, pwede rin. Pero meron ka rin dito, so pwede ka mag-engage. And then ito, since meron naman siyang strap, pwede siyang gawin mong, kung meron ka pang sidearm, isa pa, meron kang primary, meron ka rin secondary. So very handy siya, no? So yun yung magiging anuhan niya. So yan po yung setup niya, no? Dalhin na natin itong mag para safety tayo. So yun. Oh, galing to, alam ko galing to sa ibang bansa
nabili ng boss ko eh, but hindi ko lang sure kung magkano at saka kung saan bansa galing, but I think this is ito ang mga unang labas ng mga runikip anong araw. Eh, subukan natin na i-fire ngayong Friday. This is just about siguro mga 4 days from now kung papayagan na tayong makalabas. Eh, kung hindi pa, baka sa susunod pa. So, ipipicture na lang natin ito. Maganda din kasi itong magiging meron ka eh. No? Hindi naman siya must have, pero ayan lang o, lagay mo lang sa backpack mo. Meron ka ng carbine type yung ano mo. Tag dito yung handgun mo 9mm, actually this is 40mm, pero ibig sabihin pistol siya, magiging ganito siya. So kapag meron kang mga assault na i-depend mo yung area mo, bawa meron kang mga lakad na talagang kailangan to. Kasi ito accessories to siya ng baril eh. Hindi kasi siya part ng baril. Accessory siya. So hindi ko lang sure kung kapag may possession ka nito, kasama ba doon sa batas na meron tayo kasi accessories. Pero hindi kasi siya part ng baril. Maliban lang pa, ipasok mo na yung baril, magiging part mo siya ng baril. Pero kung ito lang ang pagmamayari mo, hindi ko lang sure kung kasama ba ito sa violation o sa pinagbabawal. Hindi ko lang certain nito mga kasama kung ano ba yung guidelines ito eh. Kasi unang-una, hindi lang sa akin ito, na-picture lang natin. Kasi talagang dapat talaga siyang hangaan din. Ang ganda din kasi talaga. Very, very convenient yung hawak mo ng baril. Eh. Very, kung, ito, maganda ito pang close quarter battle. Di ba? So, yun, kabilaan pa yung ano niya. Ganda. So, ayun. Tingnan natin sa malapitang view para kahit pa paano ma-appreciate nyo rin yung anong itsura niya. Didismantle ko rin to para makita nyo kung paano siya gagamitin, paano siya in-insert. Alright. Taglit lang. A few moments later. So guys, ito na tayo. Baklasin na muna natin to. So, kung mapapansin nyo, meron siya kasing lock rito eh. So all you have to do is number one, ang lock nito is dalawa, ito tsaka ito. So gagawin natin, atras muna natin to. Tayo guys ang ito. So ang gagawin, atras muna. Yan, nabubuka yan. And then, pipindutin natin itong sa harap. Pagpindot, atras na yun siya. Oh. So yun, nakasalas na natin yung baril. So yan. Ito lang talaga yung ano yan mga kasama. No? Clear muna natin yung baril. So clear. So ito lang yung 40 caliber Austria. So ito yung wala na, bihira na tayo makakikita nito ngayon kasi nabili na ng Glock yung ano eh. Ng US yung Glock, hindi na siya Austria. So So ito lang siya mga kasama. Meron siyang yan yung setup niya. Diba? Meron siyang flashlight. Yan din yung ano nyo, laser oh. Yan. Tapos ito naman, pag pindot mo rito, plus light din yan. So, ganito yung switching lang yan. Pindutan lang. Dito naman, ang switch ito, pindot lang din. Yan oh. So, kung titingnan mo, malapitan, meron na siyang button dito na pinipindot to. Ito lang pinipindot niya. Tapos dito naman sa harap, ito lang pinipindot. Diba? Napaka-handy. So, ayan siya mga kasama, CAA. Tapos, kalagay dito, US patent. Tapos ito yung ano niya. So, ito talaga yung pinaka-classic na forma niya. Yung ganda yun, no? So, yan yung
micro gen 4 Rune. So yun. So pagbabalik na natin, ito guys, itong ano nyo, kailangan nakaganon. Ito yung magdadala ng ano yun. Kasi kung napapansin nyo, meron siyang groove. May groove yun dito sa ilalim. Kailangan magkasya siya dito sa groove na to, para paghatak mo, kasama siya. Kaya pinapahasaan ng boss ko to eh. Kasi nung una, hindi to, hindi niya nahahatak ito. Gawa ng, hindi nga masya, hindi rin malalim yung groove, hindi gaano siya nakapit. So, pinapa-adjust ng boss ko para mag-fit siya doon sa assembly na yung Rune kit. So, kapag katulad yan, eh, i-assemble na natin. Ito na yung proseso. I-insert mo lang siya. And then, kailangan papasok siya dito sa groove. And then, babaliktarin mo. I-abante mo na ito, no? I-insert mo na siya. Nga lang, kailangan you have to press this one para talagang magpipit talaga siya ron. So, kailangan walang awang yan dito sa gilid. Yeah. And then, ito, kailangan mo na siyang ipasok dyan, dito. And then, i-push mo siya papustang ganun para mag-lock. So, yan. Make sure na nakakasa mo. Katulad nito, hindi siya masyadong ka-align. So, dapat ulitin. Dapat talagang swabe yung datingan. Kasi kapag hindi mo naman maayos yung pagkakalagay nito, so, hindi mo rin siya makakasa. So, gagawin, press mo muna. Tapos bukas. Tapos pindot. Release. Yan. Try mo munang. Yan. So, saka mo siya ilock. Tapos lock ganun. So, yan. So, dapat sure yung fitting. Dapat talagang fit siya mga kasama, kasi kapag halimbawa hindi siya fit, hindi mo kasi siya makakalabit eh. Ito naman, pagka loaded yung barrel, meron siyang at least cover dun sa trigger para hindi magalaw. Kasi alam niyo naman tong mga striker fire, yung safety niya nandito lang sa dulo ng trigger eh. So once nagalaw mo na yan, release na yung safety niyan. Pag nakalabit mo pa ulit yan, magkakaroon na ng discharge yun ng ammunition. So ayan, kung makakapag-ipon-ipon kunti, mas no, pag-iisipan ko rin mag-provide dito mga kasama. Nga lang, hindi naman siya ganung priority kaano, kasi ito naman kung may extra lang katulad ko na talagang tamang-tama lang ang pinag, yung ating pinagkakitaan, sakto lang, di ipon-ipon din. Ipon-ipon, kailangan natin mag-ipon. So, yun ang ating review guys, ano? Ito naman, dito to. Meron kasi siyang lagayan, yun. Ito naman, iba pa tong dito. Ito naman yung magazine feed niya. Ito naman, reserve na magazine, maliban pag meron ka rito sa kanan. So, yung setup niya. Pag mag-change mag ka, tactical reload, hugot mo to, pasok mo lang dito. Ha? Yan. Ayos din yung design eh, no? Very handy. So, titingnan natin to kung anong performance ito sa firing range. Kung mas convenient pa siyang basya na gagamitin kaysa dun sa mano-mano mo lang, yung usual lang na draw and then fire. So, kagandahan lang kasi nito kapag gusto mo siyang ilagay sa backpack. Very handy lang eh. Gaan. Parang napakaganda pa ng design. So, ito yung Micro Rune. So, yan lang muna mga kasama. So, yun guys, ano? Namnamin ko muna tong review nito, i-check ko lang din kasi actually nakita ko lang kasi ito sa mga gun show eh. Hindi ko talaga physical siya panahawakan. So shoutout sa boss ko na hindi ko naman pwedeng banggitin kung anong pangalan, pero boss, thank you boss. Binigyan mo kami ng pagkakataon na masilip tong gamit.
Sana, pag napaglumaan mo, boss, alam na, beke na men. Wala lang pala ang baril, boss. Siyempre, ibig sabihin, hindi ganito. Anyway, so mga kapatid, yun lang po ang kakunting tampok na meron tayo ngayong araw. So, again, this is yung ating Rooney. Micro Rooney na G4. Yung from pistol to carbine. So, again, maraming salamat sa pag-view at nabuhay tayong lahat. Ito, isusunod natin mga kasama yung ating shotgun, pero alam mo na ngayon kasi aralin ko pa kung ano-ano yung mga specs kasi dito lang muna tayo ngayon sa ating Micro Rooney. So, salamat, mabuhay!